Hello mga kaibigan! Ngayong araw ay mag-iihaw tayo ng pusit. Let's cook grilled pusit. At hindi po sa uling, ang gagamitin natin ay kawali. Or let's say grilled pan. So ito mga guys, fresh pusit, malinis na. Squid is already clean. So here is the garlic, chopped onion. Taka kayo siguro bakit may bawang at sibuyas. Dagdagan natin ng black pepper. Kailangan natin 5 species. Salt. Ayan, asin. Lagyan na natin itong pusit ng konting 5 species powder. Ayan, budbud natin para mamarinate na siya mga kaibigan. Lagyan ng asin. Ayan, tak the salt. At saka natin i-mix mga kaibigan. Ganito ang gawin natin. Pagkatapos natin lagyan ng asin at 5 species ay lahat haluin. Ayan, balibalik na rin ang mga parte ng mga pusit para pantay ang kanilang pagkalagay ng asin. So, ganyan lang mga kaibigan, kasimple. At iihawin na natin ito sa grilled pan. Pero bago ang lahat, lagyan natin yung grilled pan ng olive oil. So siya, nasa olive oil po tayo ngayon. Ayan. Pagkatapos lagyan ng olive oil, painitin na po natin itong grilled pan. So ito yung grilled pan. Dito natin nilalagay yung mga na-chop nating onion and garlic. Ibang klaseng pag-iihaw mga kaibigan, di ba? May oil. Parang prito din. Or ginisang pusit. Lalagay ko yung bawang, sibuyas. Ayan. Ganyan. Tapos, ilalagay na natin yung pusit pagkatapos natin gisahin. Siguro magtataka kayo mga kaibigan. Grilled pusit, pero parang ginisang pusit. O diba? Nakita nyo? So, ganito ang paraan ng ibang pagklaseng pagluluto. So, may ibang paraan kung paano magluto. Yung iba kasi nilalagay nila yung sibuyas at bawang sa loob ng pusit na may kamatis. Pero ang gagawin natin ay ganito lang. Ayan, lalagay natin yung pusit dito sa ibabaw ng mga bawang at onion. Diba? Nasa ilalim yung garlic and onion. Pagluluto ay maraming iba't ibang paraan. Diyan lang po tayo magkakatalo sa mga panlasa. Siyempre, kanya-kanyang panlasa. Ayan, diba mga kaibigan? So, ganito, lagay natin lahat ang pusit. Depende sa inyo kung ano yung style na gusto nyo. Kung gusto nyo i-chop silang maliliit, pwede rin. Pero ako, gusto ko ganitong buo. Ayan, para kitang-kitang pusit talaga na isi-serve natin. Mamaya, pagkatapos natin lutuin, makikita ninyo. So, ganito, steam pusit. Grilled pusit. Magkaiba ba? Parehas lang. Pinagsamang grilled pusit at steam pusit. Or ginisang pusit. O, diba? Tatlong paraan. In one. Parang excited na akong makita kung ano ang kalalabasan ng ating niluluto ngayon. So, parang nag-iimbento tayo ngayon. O, diba, mga kaibigan? Parang nag-iimbento na tayo. Pero nasubukan ko na ito, mga kaibigan. Mas masarap kaysa inihaw. Ang inihaw kasi masyadong dry. Pero ito, na makikita natin na soft sa ilalim. Malambot yung pusit at saka yung lasa ng sibuyas ay talagang manunuot dyan sa pusit. Ayan. So, ganyan lang. Tapan natin para ma-steam. O, diba? 3-in-1. In-steam natin parang naging adobo at naging grilled pusit. Pagkakulo na mga kaibigan ay pwede na natin itong baliktarin. Ayan, kumukulo na. O diba, parang may sabaw na siya. Nagiging adobo. Nagiging adobong pusit. O diba, kita nyo mga kaibigan. Ako natatawa na dito habang ako'y mag-isang nagluluto. At kayo naman ay nanonood. Siguro magtataka kayo kung anong sinasabi ko. So ayan, nagkaroon na siya ng konting. Ayan, may sabaw na. O, lumabas yung tubig ng pusit, mga kaibigan. So, ang problema natin dito ngayon, kung paano natin maalis ang sabaw. So, itong soup na to,
ay galing sa mismong pusit, ay pwede nating ilipat yan. Gawin nating sauce mamaya. O diba, nagtaka ba kayo mga kaibigan? O ako rin, nagtataka eh. Hindi ko nilagyan ng tubig, pero lumabas ang tubig. O diba? Ngayon, dahil may tubig, mga kaibigan, ay alisin natin, lagay natin sa isang malinis na cup. At itong sauce na to, ay pwede natin gawin sa sinangag na kanin. Diba? So ngayon, lalagyan ko muna ng toyo. Para sumiksik yung toyo. Ayan, konti lang. Let's put soy sauce. Ayan, ang Silver Swan soy sauce. So, lalo siyang nagkaroon ng kulay. Tingnan nyo. Oh, ganda ng kulay. Malambot na yung pusit. Luto na. Actually, pwedeng kainin ng ganito, mga kaibigan. Parang adobong pusit na siya talaga. Ayan. Steam adobong pusit. Ayan. Baliktarin natin, mga kaibigan. Ayan. Isa-isahin natin baliktarin para pantay ang pagkakaluto. Saka natin alisin na yung apoy, patayin ng apoy at tanggalin na yung sauce. Pero yung sauce pwede na natin iulam. Ayan, tanggalin ang sauce. Ako, naka-isang cup tayo. Isang cup ang sauce na alisin natin. Masarap itong sauce pag subukan yung magsinangag ng kanin. You can use this sauce to fried rice. Ayan, the best po ang sauce ng pusit sa fried rice. Lalo na sa umaga. Ang ganda ang sinangag na kanin. Diba? Ayan. So, ito, pagkatapos, i-grill na natin. Diretso pa rin. Hanggang sa madry na yung pan natin, yung grill pan. Pagkatapos, plating na natin. Ayan, luto na mga kaibigan. Parang ang bilis lang nating niluto ito. Una, nilagyan natin ng mantika, parang ginisa. Steam. And then, naging adobo. Tapos ngayon, kinalabasan, naging grilled pusit. Ayan ang tunay na grilled pusit. Malambot, juicy, yung sauce niya ay talagang nandiyan nanonood sa loob ng pusit. So, yan ay yung ating grilled pusit. So, that's it. Grilled pusit with sauce. Mga friends, I hope you enjoyed watching today. This is my grilled squid. Hindi pa tapos mga kaibigan. Lagyan natin ng style. Ayan, lagyan natin ng celery. Ayan mga kaibigan, what can you say about my squid grilled in a pan? So the sauce is over there in a cup. Pwedeng gamitin ng sauce sa fried rice or dip the pusit. Pwede rin po kayong gumamit ng chili garlic with squid sauce, calamansi, soy sauce. Mix it all together for our dipping sauce. So this is my simple and easy to cook grilled squid. Hope you enjoyed watching. So that's all for today mga friends. And if you like my video, please click the like, share, and subscribe. Bye friends! See you on my next vlog!